Masayang araw, mga ka-channel! I'm Kuya Otep, at welcome ka dito sa Kuya Otep TV Tagalog Tutorial. Sigurado ako nabasa nyo yung title natin at nakita nyo dyan sa thumbnail natin at na-confuse kayo kung ano ba yung power factor. At yes, tama ka, dahil yan ang pag-uusapan natin dito sa ating Tagalog Tutorial. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please subscribe and also click ang notification bell na makikita mo dyan sa baba. At pakikalimbang all na rin yung kulay pula na may nakalagay na subscribe. Para lagi kang updated, ma-notify ka dun sa bawat tutorial na ina-upload natin dito sa ating Kuya Otep TV. Dahil nag-upload tayo ng mga video na para makapag-boost ng ating mga technical skills. At pwede rin sigurong makatulong o makaambag ng general information na hinahanap natin. Channel kung ano ba yung ating power factor. What is a power factor? Yung ating power factor daw ay ratio siya ng working power, which is measured in kilowatts, to apparent power, which is measured in kilovolts amperes. Dinidefine din natin yung ating power factor as a unitless number measured in alternating current. So ibig sabihin, mga ka-channel, yung ating power factor daw ay ratio siya ng true power to apparent power. Kaya yung formula na gagamitin natin dyan ay yung ating PF is equal to KW divided by KVA. So, Kuya Otep, ano nga itong ating power factor? Di namin naiintindihan yan. Ano ba yung KVA na yan? Ano ba yung KVAR na yan? Ano ba yung KW na yan? Meron tayong best analogy na ginagamit dito sa ating power factor para mas maintindihan natin. Yung isang analogy na ginagamit niya, yung ating beer analogy. Pero since nga na hindi naman available yung beer dito sa location natin, ang ginamit ko dito ay yung ating soft drinks. Makikita nyo yan sa video na yan, yung ating soft drinks, para mas maipaliwanag lang natin kung ano ba yung ating KVA, kung ano ba yung ating KVAR, kung ano ba yung sinasabi natin na true power at yung ating apparent power. Ganito nga natin pinapaliwanag yung power factor using this analogy. Ang ating glass of soft drinks ay composed of foam and drinks. Siyempre, kung mas marami yung drinks na nasa glass mo, kumpara sa foam, eh mas magiging sulit yung ibinayad mo sa one glass of soft drinks or beer na binili mo. Less nga yung foam, mas sulit yung ibabayad mo. Pero if in case na mas madami yung foam, same amount pa rin naman ang price yung babayaran mo sa one glass of soft drinks or beer na in order mo. Ito nga yung simplest explanation ng ating power factor. Ito nga yung 1 glass of soft drinks, siya yung halimbawa ng apparent power or kilovolts amp. Or pwede rin sabihin natin na kilowatts plus KVAR. Ito naman yung foam, siya yung part ng ating soft drinks na useless. Siya yung tinatawag natin na reactive power or kilovolts amps reactive or KVAR. Siya yung sa part ng soft drinks na hindi mo siya pwedeng magamit, hindi siya consumable. Ngayon, ito naman yung ating drinks, siya yung tinatawag natin na true power. Siya yun naman yung pwede natin makonsume. Ayan yung ating kilowatts. Combining of them na, pag pinagsama mo yan, yung ating true power at yung ating apparent power, dyan mo makukuha, dyan lalabas yung ating tinatawag na power factor. Kung pag-uusapan naman natin yung power factor in electrical engineering trigonometry, by using of power triangle,
In this case, makikita natin dito kung paano gumagalaw ang isang power factor. Ito nga yung power triangle na meron tayo. Yung adjacent line dito sa ating power triangle, yan yung true power or yung kilowatt. And then the opposite side naman ng ating power triangle, yan yung tinatawag natin na reactive power or yung ating KVAR. It can move up and it can move down. Dito naman sa ating hypotenuse side, which is the longest side of the power triangle, ayan yung tinatawag na apparent power or yung KVA. And then, to calculate this power triangle, para makompute natin yung ating power factor, ginagamitan natin siya ng ating trigonometric formula para yung mga given equation dito sa ating power triangle ay masolve natin at makompute natin yung mga kailangan nating kunin dito sa ating power triangle. Meron na tayo rito nga engineering formula, trigonometry. Ipa-flash ko dyan sa screen natin para makompute natin o makalculate natin yung ating true power, yung ating reactive power, yung ating apparent power, at yung ating power factor. Ipa-flash ko dyan sa screen natin para meron tayong pagbasihan, or if in case na kailanganin natin, mga ka-channel, yung formula na to, meron tayong pagkukuhaan dito sa ating Tagalog tutorial about sa ating power factor. So mga ka-channel, ito na yung analogy and electrical explanation about sa ating power factor. Tapos yung ating simplest explanation about sa ating power factor. So mga ka-channel, sana nakatulong o nakambag itong ating Kuya Otip TV Tagalog tutorial about sa ating power factor na makikita natin sa mga induction motors, sa mga plate specification ng ating induction motors, sa power plant, at sa mga engine machineries o industrial machineries na meron tayo sa mga planta natin. So mga ka-channel, maraming salamat ulit sa inyo sa pagsubaybay dito sa ating Kuya Otip. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel. At I'm happy to see all your comments, mga ka-channel. Kung meron kayong gustong i-suggest o kung meron kayong gustong pag-usapan natin about sa ating mga technical skills, i-comment nila dyan sa baba at pag-usapan natin yung mga isa-suggest nyo na pwede natin pag-aralan dito sa ating Tagalog tutorial. So mga ka-channel, see you sa ating next Tagalog tutorial.